So eto na nga, no, pag-usapan naman natin dito ang magaganap na play-in tournament dito sa Eastern Conference. Baka daw kasi nalimutan na yung mangyayari dito sa Eastern Conference at masyado na nakapokus dito sa West. Huwag na kayong magtampo, no, pag-uusapan na natin ngayon ang daang matuwid dito sa Eastern Conference. Kung sa Western Conference, butas ng karayom ang tawag natin, dito naman sa Eastern Conference, daang matuwid. Bakit nga ba natin nasabi na daang matuwid dito ang Eastern Conference? Well, hindi sa pagmamaliit. Dito kasi sa 9 at 10 spot, maglalaban ng Chicago Bulls at ang Atlanta Hawks. So regardless kung sinong mananalo dito sa dalawang kuponan na to, ay makakatapat ang matatalo dito sa pagharap ng 7 at 8 spot ng 76ers kontra dito sa Heat. Kung pagbabasihan natin yung tatlong beses na pagharap ng Heat at 76ers dito sa regular season, ay dalawang beses lang naman tinalo dito ng 76ers ang Miami Heat. Pero huwag ka papakasigurado dahil nag-iiba ang play dito ng Miami Heat, lalo na kapag playoffs. Ano na itong si Jimmy Buckets, no, nag-iiba talaga ang aura niyan lalo na kapag play-in. Madami na itong pinaiyak sa playoffs, no, kaya sa tingin ko ito rin ang iniiwasan dito ng Boston Celtics. Sa predictions pa lang naman ito, halimbawa lang na nanalang 76ers kontra dito sa Miami Heat, abante na ang 76ers para makatapat naman nila dito ang New York Knicks. Babagsak sa losing side dito ang Miami Heat na kung saan makakatapat naman ang Chicago Bulls. Kung sakasakali lang na nanalo dito ang Bulls sa pagharap nila kontra dito sa Hawks. So halimbawa lang ulit, magtatapat naman dito ang Miami Heat kontra dito sa Chicago Bulls at manalo nga ang Miami Heat. Tatapat lang naman ulit ang pinaka-iniiwasan ng Boston Celtics na Miami Heat. Well, kung maalala ninyo, no, umabot hanggang Game 7 itong nakaraang taon ang laban dito ng Celtics kontra sa Heat, kung saan nanalo ang Heat sa 4-3 standing. Pero bilog pa din naman ng bola, no, hindi natin masasabi kung sino-sino talaga ang magtatapat. Predictions lamang ito. Pinakamabigat lang talaga dito, no, gaya sa Western Conference, itong mga nasa 9 at 10 spot. Dalawang beses nilang kailangan manalo para lang magkaroon ng spot dito sa playoffs. At ang mas masakit kasi niyan ay hindi lang basta-basta ang pwede nilang makatapat dito kung sino man ang matatalo sa dalawang kuponan ng 76ers kontra dito sa Miami Heat. At regardless, kung manalo man sila dyan sa dalawang kuponan na yan, ay makakatapat pa rin nila dito ang Boston Celtics na kung saan top seed dito sa Eastern Conference. Pansin naman natin ngayon, no, nauhaw dito sa championship itong Celtics, lalo na't ilang beses na silang na-upset dito sa mga nakaraang taon. Kaya nga meron ng mga kasabihan dito sa Boston Celtics na lalagapak lang naman to pagdating ng playoffs. Pero ngayon, baka gulatin na nila yung mga doubters nila, no? Pero kung kayo ang tatanungin, sino sa tingin ninyo ang mga mananalo dito sa Eastern Conference magkakaroon ng spot para dito sa playoffs? Well, para sa akin lang, no, ang dalawang team na makakapasok dito sa playoffs ay itong Miami Heat at itong Philadelphia 76ers. Depende kung anong pathway yung gagamitin nila, no, pero sa tingin ko itong dalawang team na to ang may chance na makapasok sa playoffs. Pero ikaw, sinong liyamado, sinong dehado? E komento lamang yan sa ibaba.